Good afternoon, everyone. I am your resource speaker for today. I am Maria Pipile Abdala. I am a librarian by profession and not an IT expert. But we all know that librarians really love to organize materials to make it more accessible and retrievable to its clients. That is why I am here today for you to give some tips and advice on how to organize your open educational resources using GSite. But before that, let us have some reviews and reminders before we start our topic. For the review, last time, July 27, Mr. Christian Mediran discussed about multimedia integration in teaching via distance learning. And then on the afternoon session, we have Mr. Jason Maglalang and Mr. Christian Mediran who discussed about Adobe Photoshop Essentials for Educators. And then last July 29, we also have Mr. Jason Maglalang who discussed about how to develop engaging library, engaging learning materials. And for today, I'll be your resource speaker to discuss how to organize open educational resources using GSite. And for the reminders for the certificate, participant who will accomplish the feedback form after this webinar shall receive a certificate of participation. The feedback form link will be posted after this live at the description box below the video. Certificate will be available after a week. And then for the question and answer, due to time constraint, participants may send their question to the speaker's email address. And for me, it is pretty.abdala@busu.edu.ph. And then you may connect with us by posting your screenshot and use hashtag empowered by ICT in Facebook for us to see your post about us. You may also use other hashtag, which is hashtag Sorbusu and hashtag CICT Pythons. And then don't forget to tag us. And then for the replay of this video, this webinar is recorded and will be available in the Busu CICT's YouTube account. So don't forget to like, subscribe, and share, and ring the bell button to get notified of the upcoming webinars of our college. And to start with, this webinar will cover the following. We're going to discuss examples of OERs or open educational resources that is made available, and then creating our own GSite and organizing the OERs available for use. And then for the objectives of this webinar, this is to identify some open educational resources that is made available for use and to learn how to organize open educational resources which may contribute to a successful teaching experience. And last, to be able to have our own GSite that may use as learning reference platform for the students. For the flow of this webinar, we will discuss first what is OER. We will define what is OER and then its use and give some examples. And after that, we're going to define what is GSite and its use, and we'll be able to create our own site. And then after that, we're going to organize the open educational resources in our created GSite. To start with, let us define what is OER. So OER, according to UNESCO, open educational resources are teaching, learning, and research materials in any medium. It may be digital or otherwise that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost access, use, adaptation, and the distribution by others with no or limited restrictions. So meaning to say, OER are made available for use. And it is no cost, so ibig sabihin, walang binabayaran, and it is free for us to use. And then, according to David Wiley, OER are course materials that are freely available and openly licensed so that the faculty can do the 5 R's. So what are those 5 R's? So number one, we have the revise,
remix, reuse, redistribute, and retain. So, isa-isayin natin kung ano yung mga 5 R's na po pwedeng magawa using our OER. So, the first one is retain. So, when we say retain, it is the right to make our own and control copies of the content. And then reuse, it is the right to use the content in a wide range of ways. So, when we say reuse, a good example of that is that, for example, in a class or in a group, study group or website in a video. And then revise, the right to adapt, adjust, modify, or alter the content itself. So, when we say yung revise, a good example of which is translate the content into another language. And then the remix, it is the right to combine the original or revised content with other open content, to create something new. So a good example of remix is you incorporate the content into a mashup. And then for the redistribute, it is the right to share copies of the original content, your revisions or remixes with others. A good example of which is that give a copy of the content to your friend. Okay? So let's move on. So an examples of OERs, additional example is the full university courses complete with readings, videos of lectures, homework, assignments, and lecture notes, interactive mini lessons or simulations, and then digital textbooks that are peer-reviewed and supported with ancillary materials, and then elementary school and high school K-12 lesson plans, worksheets, and activities that are aligned with standards. And last is adaptions, including translations of previously published OER. Okay, to give you an example of OERs, wait. I'll show you some OERs that the Bulsu Librarians make it more retrievable for our clients. So, ginawa ng mga Bulsu Librarians natin yung mga OERs na to para ma-access ng mga faculty and students namin sa Bulacan State University. Okay, so these OERs, the links came from the USAID. So, medyo in-enhance lang ng mga librarians natin para maging appealing sa eyes ng ating mga faculty and students whenever they look for some links that that is made available na open educational resources na sila na kung saan ay pwede nila magamit at ma-access kahit nasa bahay sila at magamit sa kanilang, for example, paggawa ng modules or kaya dun sa mga references ng mga students natin. So, yun yung mga pwede nilang magamit. So, ginawan lang, in-enhance lang ng mga librarians natin para maging appealing siya sa mga clients natin. Yan. So, yun yung mga examples na available po sa atin. So, we have from the Adarna. Yan. Po pwede magamit ng mga estudyante natin. Actually, madami po yan na po pwede natin magamit. So, we also have from the DepEd National Reading Treasury. So, pag mahilig magbasa yung mga estudyante natin, meron tayong mga po pwedeng makagamit sa kanilang resources. So, those are example of virtual reading aloud session. And then, we also have digital libraries and reading apps. So, ayan. So, nakita nyo naman, link lang talaga siya, pero para maging appealing siya sa mga students natin. And this links were posted also in the university library Facebook page. So, makikita to ng mga faculty, students natin na kung saan po pwede nilang magamit yung mga links na pinopost natin doon. So, kung gusto nyo pa makakita ng mga iba pang mga links that will be useful to your teaching and learning materials,
o pwede nyo i-like yung aming Bulsu Library, Bulacan State University Library page para sa mas marami pang OER, so Open Educational Resources, na pinopost namin doon. Ayan, so yun yung mga examples. So meron din kaming mga links na kung saan ay, so meron kaming mga links na kung saan ay meron mga description para mas madali sa mga faculty namin at students malaman kung alin ba yung mga resources na po pwede nilang magamit. For example, this one. Depth Learning Resources Portal. So this one is an extensive web-based collection of digitized and contextualized teaching and learning materials and professional development resources developed by DepEd. Okay, so yung link, pinoprovide namin dito. And then, meron din kaming note kung paano nila maa-access yung collection ng DepEd Learning Resources Portal. So yung mga ganong bagay, ginagawa natin para mas madali, maging organized siya yung paghahanap ng mga faculty natin, ng mga references nila. Pero, sabi ko nga sa inyo, dahil ang topic natin ngayon ay organizing the OERs or Open Educational Resources, i-integrate natin si GSite. Para na sa ganun, mas makita nyo, mas maging organized yung ating mga reference material. So, yung pinakita ko lang sa inyo is just an example. Pero, napakaraming OERs that is made available for us for use. Okay, so ilan lang yung mga pinakita ko po sa inyo, pero napakarami po niyan. And this will be posted in our Facebook page. Okay, so let's move on to the GSite. What is GSite? So when we say GSite, it is an open use web builder to create sites, host course, curriculum, build development skills, and unleash students' creativity. So Google Sites allows you to create a website without having to know how to code it yourself. So it falls under the collaborative category in G Suite. So meaning, you can get another Google users in your own website to create and process too, which is, that is why it makes a powerful and valuable tools for PIN. So what would you expect sa ating GSite? So ito yung mga gagawin natin sa ating GSite. So of course, we'll be creating our own GSite. So we'll name your GSite, select layout, select a background image, header type, and PIN. And then we'll be able to add also reorder and nest pages, set up site navigation, and then we will update and personalize your site, and then add content to your site, edit text and edit sections, edit images, add a banner, add a logo, add content from another website, move and resize the content, and then after that we're going to learn how to share and collaborate on sites, and then preview and publish our site. Of course, you may change our site URL and publish the site and search your own site. So, mag-application tayo ngayon on how to create your own GSite, and then later on, we'll be going to organize kung ano yung mga nakita nyo examples kanina, i-integrate natin dun sa ating GSite para ma-organize yung mga learning materials natin na gagamitin natin sa ating pagtuturo. Okay? Start with, dapat meron tayong Gmail account. Okay? So, nakikita na po yung screen. So, first, dapat meron tayong Gmail account. So, po pwede tayong mag-search sa googlelive.com or para mag-create tayo. Pero since ang BSU, naka-G Suite kami, so pwede, yung isang way, pwede natin i-open dito. You just click the site. Ayan. And then, you create new.
Okay, so ito na yung ating template ng GSET. First, ang gagawin natin para ma-personalize siya, if you're going to use this one for your teaching, ang gagawin natin, pwedeng your name para personalize siya or kaya yung subject na ituturo ninyo. Okay, for example, on my end, dahil faculty din ako, so pwedeng yung subject na ituturo ko, yun na yung aking gagamitin. So, ayan. So, meron na tayong ready-made template para mas madali na ninyo makita. So, ito yung aking ituturo. For example, LIS 102. So, pag faculty ka, pwede mo na siyang i-organize according dun sa ituturo mo na subject. So, lalagyan mo lang siya ng pangalan mo dito. O pwede tayong mag-insert dito ng ating pangalan. For example, yung name ng faculty. And then, yung ating subject. Katulad ng kanina, sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaka-template natin. Kung gagawin natin yon, i-enter nyo lang yung site name. For example, yung pangalan nyo na para mas madaling mahanap ng mga students. No? Ripley Abdala, for example. And then, kung ano yung subject na ituturo nyo. Katulad ng kanina, yung subject ko is LIS 102. Ayan. Kung pwede nyo i-design yan according din sa taste ninyo, kung pwede nyo i-bold yan, and then you may also change the image, yung background image niya. So, i-click nyo lang yan, kung pwede mag-select na kayo ng ready-made dito sa ating G-Sight. Meron siya example dyan. For example, this one, na-select nyo yan, you just click and then select, mababago na yung image ng ating banner. Okay? So, paano naman natin siya lalagyan ng content? Okay? So, meron tayo mga pages na tinatawag. So, sa pages, you just click lang yung new page. And dito sa lower part, meron ditong add sign. I-click mo lang yung new page dyan. And then, mag-write na kayo ng page. Ano yung gusto nyo bang lamanin dun sa G-Site ninyo? For example, nga, gagamitin nyo siya as your reference platform ng mga estudyante ninyo. So, lalagyan nyo, for example, ay about. Para saan ba yung klase nyo na yun? Okay? I-add nyo lang yun. And then, when you're done, click nyo lang yun. And then, pwede nyo siyang i-edit. For example, about the subject. Okay. Ang key site kasi is just a drop and drag lang ito. So, mas madali na. Tulad ng sinabi ko nga kanina, hindi nyo kailangan pang mag-code. So, user-friendly po siya. Then, after that, para ma-add nyo yung content, yung information about the subject, you just click the insert. Okay? Nandito siya sa upper right corner. And then, i-click nyo lang kung ano yung gusto nyo. For example, meron kayong video about dun sa subject na ituturo nyo. Kung pwede nyo ilagay yan dito. For example, about LIS. So, maghahanap tayo from the YouTube about LIS. Library. What is LIS? What is library and information science? Ayan. So, maraming lumabas na OERs, Open Educational Resources, na under ng videos na po pwede natin magamit. So, po pwede na natin i-select yung isa. And then, don't forget to write the description kung tungkol yan, kung tungkol saan yung video natin na yun. So, this video is about information with regards
ilalagay ang sample. Okay. Ayan, so meron na tayong isang example ng OER na ginamit natin, which is under video. So, paano pa kayo mag-a-add ng additional? So, you just click lang yung layout na gusto nyo. Pwede kasi maramihan yan, tatlo yung i-a-add nyo, or kaya, depende kung ilang videos ba yung available na magagamit niyo. And then, yung mga estudyante nyo, mamaya, papakita natin kung paano nila magagamit yan. For example, mayroon pa tayo nakita kanina, mag-add pa tayo. Yan. Select lang natin, ilalagay natin dyan. So, tatandaan nyo, lalagyan nyo lang din siya ng information dito sa lower part para ma-identify kung saan galing yung ating links na yon. So, yan yung example na po pwede natin gawin with regards dun sa open educational resources under video. So, pagka mag-a-add po tayo, for example, tapos na tayo dun sa page na yan, mag-a-add pa tayo ng mga additional OERs. So, lagyan lang natin ng another page. Lagay natin additional. Okay, references na lang. Readings for intro to LIS. Ayan. So, nandito na tayo naman sa part na kung saan maglalagay tayo ng mga electronic resources, yung mga open educational resources natin under e-books or e-resources. Okay? Ayan. So, paano naman magkaka-content? O, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Balik tayo, i-click natin yung insert. And then, under the insert, kung ano yung gusto nyong i-layout dito. For example, meron kayong available na e-books na tatlo under Intro to LIS. So, yung mga reference resources natin, tatandaan natin, pwede natin siyang ilagay sa G Drive. Okay? So, yung mga resources natin na to, yung G-Site itself, pwede tayong mag, meron tayong 15 gig, okay? Para sa mga ilalagay natin na OERs na po pwede natin magamit sa ating mga estudyante. So, i-click lang natin paano tayo maglagay ulit. So, pwede nyo itong i-click, itong plus sign dito. And then, kung mapapansin nyo, po pwede kayong mag-upload galing dun sa computer niyo mismo. Or kaya po pwede naman sa drive natin manggaling, okay, yung resources natin. So, kanina nagamit na natin yung YouTube. So, from the drive naman, pagka-click natin yon, makikita natin sa right side, nandito na yung mga available na materials na po pwede natin pagpilian kung saan manggagaling yung resources. For example, this one, meron na kaming ready kasi nga, nag-ready na yung mga librarians natin sa Bulsu na mga e-resources para sa ating mga faculty at students, okay? So, meron na kami mga e-resources na na-download para sa kanila. O pwede nating i-insert yun ng sabay-sabay. Pero dahil gusto natin na mas maging maganda nga sa paningin ng mga estudyante natin, yung ating G-Site, o pwede nating isa-isahin yung pagpasok ng data. For example, this one sa under ng CICT ang Bliss. So, i-click lang natin yung mga resources. So, inorganize na ng mga librarians natin yan. So, nakita nyo naman, according dun sa mga major subject, yung arrangement ng ating mga material. So, hanapin lang natin yung intro. Ayan, Introduction to Library and Information Science. So, i-click natin yan. Tingnan natin kung merong available resources. So, meron tayong mga e-resources available under intro. Okay? So, i-click lang natin yan and then click insert. So, kung mapapansin nyo, ayun na, nakapasok na siya. And then, mag-add pa tayo ng another one from RG Drive.
So, pwede naman pong lahatan. Kaya lang, para maging appealing siya, ipapakita ko muna sa inyo kung paano yun sa isa-isa siya. Okay? Yan. Insert natin. Kahit mga tatlo lang para may example tayo. Okay. Ayan. Insert. Ayan. So, meron na tayong tatlong e-books available na po pwedeng mabasa ng ating mga estudyante. So, kung mapapansin niyo po dyan, meron na siyang link na nakapasok dyan. So, pagka-bin niyo po yan, makikita natin mamaya kung paano yung access ng mga estudyante natin. So, dito sa lower part, ulitin ko, kung pwede niyo lagyan ng information yan tungkol dun sa author, title ng materials, or kaya yung even yung kung saan yung link siya nakuha. So, dyan natin ilalagay yan. Okay? Para makredit naman natin kung saan nang galing yung ating nilagay na e-resources dyan o yung OERs natin. Okay? So, next one, ayan yung particular din sa book natin. For example, mag-a-add ulit tayo ng another pages. Okay? So, ang lalagay naman natin, edit na. Pwede nga po pala ito ma-edit. Kanyari, ito na lang. Edit muna natin ito ng e-books for LIS. E-books for LIS. So, yung next natin, for example, articles naman. Articles. Okay? Ayan. Pwede lang natin. Pwede tayo mag-design dyan. Tatandaan po natin. Depende sa atin kung ano yung gusto natin na i-design sa ating G-site. Okay? So, pag mag-a-add tayo ng article, same procedure tayo. For example, mag-a-add tayo ng mga articles. Ito yung sinasabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo, kung saan yung kanina, inisa-isa natin yung pagpasok ng material. So, ngayon, ang itatry naman natin, paano pagka yung maramihang articles, yung ipapasok natin doon sa ating design. Kung pwede ba yun? Kung pwede po yun. So, I'll give you an example. Kukuha tayo dito sa resources na merong articles. Ayan. So, ito mayroong article. So, kung pwede natin insert to. Click lang natin yung insert, yung isang folder. So, kung mapapansin nyo, ayan na siya, di ba? So, para hindi makita yung pangalan natin dahil tayo yung nag-upload, kung pwedeng to, i-click yung setting, yung gear icon dito sa upper part. And then, instead na list view, gawin natin grid view. Okay? And then, once you're done, click done. So, ayan na siya. Pansin niyo po. So, ayan na yung mga articles na pinasok natin. Diba? Kasi ang daming pupwedeng articles na magamit natin. Mga OERs na articles, diba? Na magagamit natin. Na pupwedeng mabasa ng mga estudyante natin. So, mas madali yung pangkalahatan pagkaganto. Kung articles naman ang ipapasok natin. So, paano ba pagka ba nagbukas? Ang question dyan, pag ba nagbukas ay isahan lang yan or sabay-sabay bang magbubukas yan? So, tingnan na natin dito sa preview. So, sa preview, ito yun. Kung mapapansin nyo nandito sa upper right corner din, i-click lang natin yan. So, merong way, may tatlong way paano siya magiging accessible sa estudyante. It may be pwedeng by phone, or kaya sa tablet, or kaya sa PC or laptop nila. So, ayan yung tatlong way. So, ito yung view pagka phone ang gamit ng estudyante natin. Ayan. Okay. And then, ito naman ang view pagka tablet ang gamit ng ating mga estudyante. And then, pag laptop, ito, or kaya PC, ito yung view nila. Okay? So, paano yung pag-access dyan? For example, ito yung babasahin ng estudyante. Ito naka-PDF na isa.
ililink niya lang yan at ma-open na ng mga estudyante niya dun sa another tab. So, ito na yung article na po pwedeng mabasa ng estudyante natin. Same lang din ba sa books, sa e-books? So, tingnan natin. Punta tayo sa example natin kanina, yung ating e-books. Okay? So, ito, i-click natin. Pili tayo ng isa dito. Ito. Click lang yan. And then, ayan na yung e-book na po pwedeng mabasa ng mga estudyante natin. Not even as faculty. Tatandaan natin, kaya natin ginagawa yung pag-o-organize para maging accessible at madali yung retrieve ng ating mga resources. Napakahirap kasi na, for example, ang dami nating mga estudyante, tapos isa-isa, bibigyan natin sila ng mga readings, di ba? Yung mga readings natin, isa-isa isi-send mo sa group o kaya lima yung hawak natin na section. So, ibig sabihin, lima yun na isi-send mo sa kanila yung mga readings mo. Tapos, minsan, may mga estudyante pa tayo na minsan sa sobrang dami na ng chat doon, natatabunan na yung mga references natin. So, para mas maging organized tayo, ito yung isang paraan natin, yung paggamit ng ating G-Site at integrate natin yung mga OERs natin yung mga open educational resources natin sa ating G-Site. At link lang yung ibibigay natin sa kanila at makikita na nila kung ano yung mga reference materials nila. So, ito yung another question. Pag ba, for example, ang dami nating subject na hawak, for example, apat yung subject natin, edi ibig sabihin, makikita ng mga estudyante ko lahat yan. So, sa G-Site kasi, meron tayong po pwedeng gawin na kung ang gusto lang natin ipakita sa kanila, for example, ay yung e-books. Kunyari, ang subject nyo ay apat, tapos nakapag-create na kayo ng mga iba't ibang pages. Ngayon, ang gusto nyo lang ipakita, kunyari, yung intro. Okay, yung intro to LIS na e-books. Okay, so ayaw niyo muna ipakita yung articles kasi surprise. So, pwede niyo po siyang i-hide. I-click niyo lang po yung tatlong dot dito sa may gilid ng article. And then, i-hide mo siya from navigation. Pag in-hide mo siya sa navigation, hindi na siya makikita sa ng mga estudyante natin. So, yung mga e-book lang yung makikita nila. Okay, so kung mapapansin niyo po na wala na dito yung articles. Ang natira na lang po ay yung e-books for intro to LIS. So yun yung isang way natin kung paano natin maseselect din yung mga reference na yung mga references natin na i-share natin sa mga estudyante natin. Okay? So, unhide na natin siya. Para ma-show na natin siya sa navigation. Okay. So, napakita ko na po sa inyo kung paano yung pagpapasok ng data. And itong ating, yung pinaka-body ng ating G-Site, po pwede rin yan mabago, no? Okay, so po pwede tayong mag-select ng background. Po pwede yung katulad kanina, mag-select kayo ng image dun sa available na ng G-Site. So, pipili lang kayo. Mag-select lang kayo. You just click select. Ayan, nabago na yung ating background. Pero kung gusto nyo, plain lang. Pwede yung regular lang yung gamitin natin. Naka-wire lang yan. So, tatandaan po natin na sa atin kung paano natin i-design na yung ating G-Site. Pero ang pinaka-purpose nga lang po nito is para ma-organize natin yung mga materials natin, lalo na ganito yung sitwasyon natin, para hindi natin isa-isa yung pag-send sa mga faculty, sa mga estudyante natin. And then, di ba sinabi ko kanina na yung G-Site din ay po pwedeng magkaroon ng collaboration. So, yung mga faculty natin, ito na yung pwede natin makatulong yung isa't isa. Okay? Lalo na sa panahon na to, kailangan natin ng collaboration talaga. Okay? Para magkatulungan tayo, ano yung mga references na po pwede natin mapahiram sa isa't isa at mapagamit natin both sa ating mga estudyante. So, paano naman yung pagko-collaborate? So, kung mapapansin nyo po dito, meron tayo dito sa upper part na share with others. So, i-click nyo lang po yon and then mag-a-add kayo ng tao. For example, ang gusto nyo po i-add dito ay
yung kasamahan nyo na same subject yung tinuturo. Magsasample tayo, hanapin natin si Ma'am Raquel. For example, si Ma'am Raquel, ang tinuturo niya rin ay LIS 102. So, si Ma'am Raquel, bibigyan natin siya ng editor access para makikita niya yung mga laman ng ating G-Site. At the same time, po pwede rin siyang mag-edit at maglagay din ng content sa ating G-Site. Okay? So, magsisend tayo sa kanila. You just click the notify para malaman naman din Ma'am Raquel na isinama natin siya as editor ng ating G-Site. Click lang natin yan and then click send. So, after nun, manonotify na siya and then pwede na mag-collaborate si Ma'am Raquel dun sa ating G-Site para makapagtulungan kami. Ano pa yung mga pwede namin malagay ng mga reference materials na pwede magamit ng ating mga estudyante. So, itong pinapakita ko po sa inyo ay perspective para sa part ng mga faculty. Okay? So, bilang mga faculty, ito yung way natin kung paano natin i-organize. So, mamaya ipapakita ko naman yung view pag-part naman ng librarian. Pag ginamit ng librarian yung G-Site as reference, kumbaga dun natin ilalagay yung mga reference materials na available sa atin para magamit ng ating mga faculty at students and even the whole community if you're going to make it public, make it available public. Okay? So, pagka pinablik po kasi natin yan, dito rin po kasi, yung kanina, kung mapapansin nyo, di ba, inad natin si Ma'am Raquel kanina, po pwede rin naman kasi na pagka pinablish natin ito, for example, tapos na natin gawin yung ating G-Site, ipapublish na natin siya. So, ito na yung magiging web address nito. So, kung mapapansin niyo, may nakalagay dito, who can view my site? So, po pwede nating anyone at BULSU or Bulacan State University or i-manage natin yan. Po pwede naman na kung sino lang yung gusto nyo munang mapa-view kung kanino yan. Okay? And then you just click submit, publish, sorry. Ayan, nakapublish na siya. And then, yung link ay po pwede natin i-copy. And then, itong link na to, ito lang yung isi-send natin sa ating mga estudyante. For example, sa GC ng mga students natin or kaya i-post natin siya sa ating mga website, po pwede doon natin siya i-post para makita nila na yung G-Site nyo ay available na. So, yun yung way na pwede natin magamit para ma-organize yung ating materials. And then, ito naman yung perspective under sa pagka-librarian ka naman. Okay? So, ito yung example ng G-Site namin sa Bulacan State University Library. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron na kaming mga nilagay dito. For example, sa home, meron kaming library services in the new normal. Pagka-click natin yan, meron tayong information, ano ba yung mga library services in the new normal ng Bulacan State University Library. Okay? And then after that, meron tayong mga suspended services. Okay? So, ini-inform din natin kung ano yung mga suspended services ng Bulacan State University Library para ma-inform yung community. And then, we also have yung mga OERs natin sa mga unit libraries. So, kung mapapansin nyo, nandito lahat ng mga colleges natin. So, yung mga faculty and students ng Bulacan State University ay hindi dapat mag-worry dahil yung mga librarians natin ay masisipag sa paghahanap ng mga open educational resources na makakatulong sa ating mga faculty and students sa kanilang pag-aaral at the same time dun sa mga paggawa ng modules ng ating mga faculty. All you have to do is to contact your librarians or kaya you just email our library. Okay, so library@buso.edu.ph and don't forget to like our Facebook page. Ayan, medyo meron tayo commercial. So, yung Facebook page ng University Library, pinupost po namin lahat doon yung mga open educational resources na nahanap ng ating mga masisipag na librarian para po sa atin. Okay? Sa mga faculty and students and even the community. All you have to do is to like our Facebook page. So, kung mapapansin nyo, may mga content na po yan. So, pagka-click ko yan, for example, dito tayo sa may CICT, kasi nga nasa CICT tayo ngayon. Okay?
So, dalawa ang course under the CICT. We have the BIS or the Library Information Science and the BSIT. So, pag pinlik natin yan, meron ng mga available na major subject under dun sa college natin na yun. Okay? So, pag pinlik naman natin, for example, yung sa LIS, ganun din. Sample lang natin ng click. Okay. So, meron ng mga laman yung ating mga pages. Okay. So, under ng LIS, meron ng mga intro. Ayan, meron ng preservation. So, nakahanap na yung mga librarians natin na mapupwedeng maggamit ng ating mga estudyante at ng faculty. So, kung sino man yung mga faculty na magtuturo dyan, ang ibibigay lang natin yung link ng library and then makakakuha na sila ng mga references nila dyan. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka-pin-review natin yan. Okay. So, ayan yung makikita ng mga estudyante natin at saka ng faculty. Okay. So, ayan. Example lang po yan. Naglagay din kami ng mga AVP doon para maging informative naman yung ating GSite. Kung ano yung pwedeng malaman ng mga estudyante natin, ano ba yung mga latest sa library natin. Okay? So, meron kami mga know more about your library. So, kung ano yung, ito yung basic na ginagamit namin sa library orientation. Okay? So, lalo na ngayon na hindi tayo makakapag-conduct face-to-face. So, meron na tayong online library orientation. And then, we also have library safety guidelines for our students. Meron tayong LODI, okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung saan yung ating mga LODI ay ang mga librarian on duty na po pwede nyo makatulong para sa paghahanap nyo ng mga OERs na po pwede nyo magamit. And hindi lang yun sa mga OERs. Marami pa po pwedeng maging katandem nyo ang ating mga LODI para mas makatulong sa inyo. At ito ba ay napapanood? So, tatandaan nyo po, tayo po ay naka-view sa ating, for example, cellphone ng mga estudyante. O pwede ba yung mapanood ng mga estudyante? Yung mga pinaglalagay natin yan. Eto, naka-view tayo cellphone. So, pagka-pindik natin yan, tingnan natin kung mag-play ba siya. Baka kasi mamaya, di ba, hindi naman. So, kung mapapansin nyo, nung kinlik natin siya, nag-shift lang siya to another tab, and then, po pwede nyo na siya i-play. So, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy, yung preview ng ating video. Okay? So, ganyan din yung makikita ng mga faculty at students natin. Pag once na naglagay tayo ng mga video material sa ating mga G-site. Okay? Ayan. Sample lang po yan. Okay. And then, close na natin yung preview natin. So, ano pa ba? So, yun yung view ng G-site pag sa part ng mga librarian. So, eto, meron ako ipapakita sa inyo na pang faculty naman. Eto na yung natapos na. Kasi yung kanina ay wala pa tayo masyadong. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pinakamadaling way kung paano kayo makakapag-create ng inyong G-site, diba? Sabi ko nga sa inyo, drag and drop lang yon. So, pinakita ko lang sa inyo madalian. Pero paano pagka meron ng laman? Kaya yung kanina hindi pa masyadong appealing sa atin kasi konti lang yung nilagay po mga OERs doon. Paano pag marami na? So, papakita ko sa inyo yung OERs ng aming presidente dahil si president ay mahilig magbasa talaga and then yung mga reference materials niya ay laging updated din dahil laging naghahanap si press ng mga available resources sa ating mga libraries. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura pagka finished product na yung finish na yung ating G-site. Okay, so ito yung example ng ating G-site.
under kay President. Okay? Ito yung GSEC ni President. Baka sabihin nyo bakit meron akong ganito kay President. Dahil nga, ginawa akong editor ng GSEC ni President. So therefore, yung mga resources na available na pasok sa kanyang mga ituturo ay po pwede natin ilagay. So yun yung sinasabi ko sa inyo na po pwede nyong maging katandem ang ating mga librarian para sa inyong mga pangangailangan pagdating sa mga resources niyo sa inyong pagtuturo. Okay? So for example, ito, yung GSEC ni President, pwede kayong maglagay ng information about yourself, di ba? Bilang mga guro para introduction sa inyong mga estudyante. Ayan. Okay? So, po pwede kayong maglagay ng mga collapsible dyan. So, ito, explore nyo lang yung nandito sa right side ninyo na kung saan magbibigay kayo ng information about yourself, introduce nyo yung sarili nyo, di ba? Doon, through your GSEC. So, po pwede nyo gawin yon. Okay? So, po pwede na kayong maglagay ng mga e-resources nyo. For example, sa e-resources, you have e-books and e-journals. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na marami kayong subject. For example, marami kayong subject na ituturo. Ano ba yung mga subject na yun? Po pwede nyo ilagay ngayon yan dito. Isa-isahin nyo ng page yung mga subject ninyo, saka nyo lagyan ng mga resources. For example, itong sa under ng issues and education. Ito yung mga examples ng mga materials na available under issues and education. Okay, so yung mga estudyante nyo, kung yung mga estudyante nyo under issues in education ay gusto nyo bigyan ng link para dito, magagawa nyo ngayon yun. I-open nyo para, i-open yung issues in education para mag-view nila. So yung tulad na sinabi ko sa inyo, pagka hindi naman sila yung estudyante nyo para doon, i-hide nyo na lang. Okay, para hindi nila makita yung iba pang mga resources. Okay, so what else? Pwede rin kayong, ito yung mga, journal articles. Tatandaan niyo po mga OERs tong mga to. So ayan. So meron tayong mga available na electronic journals, journal articles na po pwedeng magamit ng mga estudyante natin at mabasa. So pagka marami na siyang laman, maganda na po siyang tignan. So saan ang point lang po natin dito is ino-organize natin yung mga resources natin sa isang platform, okay? Para mas madali yung retrievable at accessible sa ating mga estudyante, okay? O po pwede rin tayo maglagay ng mga videos na makakatulong. Binigay ko na sa inyo mga examples. Ito yung mga educational videos na kung saan po pwedeng magamit ng ating mga estudyante kahit na hindi tayo nakikita ng mga estudyante natin face-to-face. Diba? So, sa mga available time nila na gusto nilang i-browse ang inyong mga GSEC, so makikita nila na very informative yung GSEC ninyo kasi yung mga educational videos, doon natin na ilalagay. Okay, so what else? So, pwede rin tayo maglagay ng mga limited access. For example, di ba, yung mga libraries natin, meron tayong mga nakukuhang free access sa mga company na kung saan merong mga free trial. So, pwede nating mailagay yun sa ating GSEC at maipagamit sa mga estudyante natin. Pwede natin ilagay doon yung mga information on how to access those materials, okay? So, pagka pin-review natin yan, ito yung itsura niyan. So, pagka kinlik ng estudyante yan, for example, ito, expired na siya today, yung press reader natin, ayan, until July 31 lang siya. O, pwede na natin tanggalin yan, okay? Pwede natin i-edit yung GSEC natin, tapos tanggalin natin yung mga hindi na po pwedeng magamit ng mga estudyante natin. Okay? Itong apps ko hanggang August 31, pwede natin i-access yan. So, pagkakintik yan ng mga estudyante or even the faculty, sabi ko nga sa inyo, ililink lang tayo doon and then you supply kung ano yung information na pinigay dito. Okay, yan. Sample-an natin. Kung talaga makakapasok tayo. Okay? Yan. Tingnan natin kung makakapasok ba. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nakapasok naman tayo. Okay? So, yun yung way na po pwede natin maitulong sa mga estudyante natin
through the use of these sites. Magiging accessible yung mga needed references na ginawa ninyo sa ating mga estudyante. And even the librarian itself, yung mga e-resources na pinaghirapan nating hanapin para sa mga faculty natin, sa mga estudyante natin, through the use of this G-Site, ay mas madali na nating maibibigay sa kanila yung mga needed resources na kakailangan nila. Okay? So, yung ating G-Site, sabi ko nga sa inyo, may pwede tayong mag-collaborate. Basta i-add lang natin sila dito, i-share natin sa kanila, kung pwede na silang maglagay ng content dun sa ating G-Site. Okay? So, ganun din sa mga faculty. And even our students can also have their own G-Site. Okay? So, for example, meron kayong mga projects na ipapasa sa mga faculty, sa mga teachers ninyo, so, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong G-Site at dun na lang nakalagay lahat yung mga po pwede ninyong materials na kung saan anytime ay pwede nyo maipacheck, bibigay nyo lang yung link sa mga teachers ninyo, tapos machecheck na nila kung ano yung dapat nyo isubmit. For example, meron silang mga videos na pinagawa sa inyo or mga infographics na pinagawa sa inyo, ayan sa LIS kasi may mga ganun subject, kung pwedeng dun nyo na ipasok yung mga ganung infographics or yung mga kung ano man yung paggagawa ng teacher ninyo na po pwedeng integrate sa G-Site, po pwede nyong gawin yun. Para pag nagpa-check kayo kay teacher nyo or sa ating mga faculty, mas madali na yung pagpapacheck or madali yung malolocate yung mga dapat ma-check ng mga faculty natin or ng teacher ninyo. So po pwede, pwede nga kasi siyang gamitin as portfolio also sa mga students natin. So yun yung mga usage ng ating G-Site na po pwede natin magawa. Okay? So what else? Ano pa ba? So yung kanina, napakita naman natin yung paggawa ng mga banners, no? So, napakita na natin yung mga banners. And then, na-edit naman natin yung mga sections kanina na kung saan po pwede kayong maglagay ng mga materials ninyo. Okay, ano pa? Nag-publish, pinakita natin kanina yung nag-publish tayo. Kung pwede bang i-unpublish, kung pwede po natin i-unpublish yun. Kung gusto po natin na i-unpublish natin muna for the meantime yung ating G-Site. Dito lang, i-click nyo lang itong publish dito sa gilid. Merong arrow din dito. I-click nyo lang yung unpublish para ma-unpublish muna yung ating G-Site. Okay? So, ganun lang yan kasimple. So, that is the great things about Google Site. Okay? So, it is, sabi ko nga sa inyo kanina, powerful siya kasi meron siyang collaboration. And then, meron kayong kakayahan kung sino yung gusto nyo lang maka-view ng G-Site ninyo at kung sino lang yung po pwedeng maka-access ng G-Site ninyo. Okay? So, what else? Ano pa ba yung dapat nating matutunan sa ating G-Site? So, ganun lang siya kasimple, no? So, kung titingnan natin, before kasi, parang ang hirap sa ating gumawa ng simpleng website kasi nga may coding yan, di ba? Pero through the use of this Google Site, dahil drag and drag lang siya, so mas madali na sa atin, sa end natin, na hindi naman, sabi ko nga, ay IT expert, sabi ko nga sa inyo, ako ay hindi IT expert, ako ay isang librarian. Pero dahil ang gusto ko nga ay maging organized yung mga materials namin sa library at maging accessible ito sa ating mga faculty at students and even the community para makatulong tayo sa iba din, di ba? So ito yung pinag-aralan natin yung G-Site na mas madali siyang intindihan na makagawa tayo ng sarili nating website. Okay? Para sa ating mga faculty, students, and of course the community itself. So tulad na sinabi ko kanina, yung teams natin, yan, po pwede niyong pag-explore niyo lang po pwede niyong bago-baguhin yan kung ano yung gusto niyong teams. Okay? Kung hindi kayo masaya dyan sa mga teams na yan, so yan yung mga basic na po pwede niyong pag-practisan at pag-aralan pagka po gumawa na kayo ng sarili niyo. And then, sabi ko nga, kung mga IT experts naman kayo, mas magiging maganda pa po yung G-Site ninyo kasi syempre, mahuhusay kayong mag
gumawa ng mag-embed ng mga pools and something, kung ano man po yung tawag doon, mas mapapaganda niyo pa po yan. Pero kung kayo ay mga simpleng faculty lang, so you don't need to worry na hindi nyo ma-organize yung mga materials nyo sa isang location lang. So itong G-Site na to, gamitin po natin dahil malaking tulong to sa mga faculty na kung saan ay magtuturo na ngayong darating na pasukan, di ba? Para yung mga resources natin na naiipon natin ngayon sa paghahanap ng mga references materials natin, which is OERs din naman, yung mga open educational resources natin, dyan po natin ipasok lahat para nang sa ganon ay magamit ng ating mga students and yung mga kasamahan din natin, maka-view sila dun sa mga G-Site natin na kung saan ay makakatulong din po sa kanila. I think na ano ka naman, natakal ko na lahat. So for your questions naman, pwede po kayong mag-email kung gusto niyo pong makakuha ng iba pang mga OERs na available sa Bulacan State University Library. O pwede niyo po kami i-email. Ulitin ko, pagka yung library page po natin, it's library@busu.edu.ph and then sa personal account ko naman, it's preeti.abdala@busu.edu.ph. Okay, so that would be all. I hope you learned something new that you may apply in your work in this time of COVID-19 pandemic when researchers and other library patrons can go physically to the libraries. These open educational resources are one of the avenues to find answers for any references or queries and search resources important for faculty in their instructions and for any academic scholarly works. Okay, so indeed, technology help us shape the academic community's quest for quality, relevant, and reliable information through the help of electronic resources. I hope that after hearing me today, the BUSU community, especially to our faculty members, will have more passion and earnest to facilitate instruction and more effectively and to create research work supplemented with electronic resources so that the institution can contribute new knowledge in different fields. And with that, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, share, and like our BUSU CICT webinars. And for more updates and reviews and replays of our webinars, and the evaluation link is posted dyan sa ating chat box. And then for the certificate of participation, attend this August 4, 2020. Pagiging available po yun sa Cursor Publication at the page. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang mga sinabi kong mga pages kasi yung mga pages na yun ay makakatulong sa ating lahat para ma-update tayo kung ano pa yung mga upcoming events ng university and also kung ano yung mga available resources sa ating mga libraries. So, yun lang. With that, maraming salamat po and mabuhay po tayong lahat.